you're on the right track. Yes! Kasi naranasan ko na kung kinikwento mo. Yes, ma'am. This is not for you to give up. Process kasi. Manny Pacquiao, champion. Bugbog sarado naman. Ma, nakita mo si Manny Pacquiao, champion, pero walang bugbog. Gusto bang yung maman? Pamugbog ka muna. Pag binibigyan na gano'n, lumalabas. Gusto mo may yumaman katulad ni Manny Pacquiao? Yumaman. Pabubog lang, katulad niya, pabubog lang. Tingnan niya yung katabi niya. Tingnan niya. Alam niyo bakit ko sinasabi yan? Kasi man, nung nag-umpisa ako sa business, katulad, Uy, tama na yan! Ulit ang Pilipino, sabi ko, tingnan lang, dandal naman, dandal. Hindi mo na siya naman, dandal, tingnan mo lang. Pati kung nga, nung nag-start ako mag-business, way back 1996, nalala ko, mga unang speaker na napakinggan ko, dating jeepney driver, dating security guard ng 7-Eleven, dating kasambahay. Alam niyo lang, inisip ko lang, nahupo lang ako, harap na harap din ako. Ganyan din. Matatikwato din ako. Ganyan din, umaksa lang ganyan. Kahit patungid din ko lang. Sabi ko, lagi ko inisip, kung kaya nila, ba't di ko kaya? Anong meron sila na wala ko? Agad siya? Lagi kong itinatanim yan sa isipan ko everyday. Lalo pag pumunta ako sa office, marami akong nakikita ang mga top-earners, kumikita. Ang lagi ko lang iniisip, kung kaya nila, bakit hindi ko kaya? Yes! Ano ba meron sila na wala ko? Kung kaya nila, kaya ko. Kung kaya ko, kaya nyo. Kung kaya nyo, kaya natin lahat. Mga kababaran ko. Hindi ba ko sa kulay ko? Yun lang kung minsan ang kulang sa atin, yung belief. Yung belief mo, nayayaman ka? Ah, probably some of you, naniniwala. Ang tanong, ilang porsyento? Baka kadaati ka lang, 50%. Oh. Eh, pangarap mo, kanahati. Apat yung gulong ng kotse mo. Dalawa mo lang gulong kaya ng kotse. Kanahati lang, kanahati. Kung naniniwala ka na nangyayaman ka, ibibigay mo lahat. Yes. Walang pag-aatubili. No shadow of doubt. Kasi kung may shadow of doubt ka, may pag-aatubili ka, no wonder nahirapan ka. Kasi bakit? May kumukontra eh. Naniniwala ka na may duda. Tama. Hindi niya naiintindihan talaga. Pag-usapan natin yan ha. Kasi number one na kalaban talaga natin, duda at takot. Yes. Duda at takot. Walang kadudan, walang doubt, at walang katakot-takot na fear. Duda, yayaman ba ako? Diba? Kaya ko ba to? Ano sa akin ba to? Hindi, ano ba to? Darn, gumawa ka na lang. Dami ang tanong eh. Yung sarili mo, ibig sabihin, hindi mo pinagkakatiwalaan, pinagdududahan mo. Sino pa maniniwala sa'yo? Ikaw mismo may duda sa sarili mo eh. Paano pa kaya yung katabi mo? Tama! Di ba? Kung sinong masigit na may maniwala sa sarili mo, ikaw yun! Yes! Number one, ikaw! Yung alam mo yung kakayanan mo. Baka sabi mo sa akin, sir, nagawa ko naman lahat kasi may limitasyon ka. Nilagyan mo ng limitasyon yung kaya mo na hindi mo alam, higit pa riyan yung kaya mo. Alam niyo, I won't be religious here. Pero alam niyo ba lahat tayo, sa Bible nga, itinayt tayo sa isang agila. Do you believe that you are an angel? Yes! Yeah. Di ko nga makita eh. Sabi mo, yes, agila ba yun? Yes! Yes! Ang agila, confident. Yes! Na kahit anong bagyong dumating, pag-aralan niyo to, malayo pa yung bagyo, yung ibang ibon,
kumakalipas na yan, takot na yan, naghahanap na ng pagtataguan. Ang agila, relax. Ano gagawin? The eagle will fly above the storm. Tapos, gaganon niya lang yung pakpak niya, nakatingin lang siya sa mga problema. Agila. Pero pag may problema, may problema to, itik din. Ang agila, kayang lumipad. Alam niyo ba sabi nila, walang lumilipad na agila na magkakasama. Eagles fly alone. Kahit pictures, wala kayong makikita, mag-asawang agila lumilipad magkasama. Ang agila lumilipad mag-isa. Either yung lalaki alis, yung babae may iwan. Or, yung babae ang lilipad, yung lalaki may iwan. Eagles fly alone. Ang ibig kong sabihin, kaya mong humataw kahit wala si Apply. Yes! Kasi nagbilib ka sa sarili mo. Alam mo kung ano ka. Tama. Alam mo kung sino ka. Hindi ka nagkakadal. Ano nang gagawin natin? Wala si Apply. Wala si Apply. Ano nang gagawin natin? Lumipat si Apply ng company. Ano nang gagawin natin? Ah. Ito lang, may nag-chat sa akin. Siya, paano no? Kami wala na si Apply. Bakit? Nasa kanya pangarap niyo? Ano yung naman sa kanya eh? Tama eh! Nag-give up sila eh! Hawak ba ni Apply mo? Hindi! Wala kang tiwala sa sarili mo! Nandito pa ako! Yeah. Nandito yung mga trainers! Bakit ang Apply mo? Honestly, yung iba, siguro hindi naman lingid sa kaalaman yung daming naglilipatan. Ang sa akin lang, bakit ka mag-worry sa kanila? Why don't you focus on your dreams? Yes! Bakit ka nagpapapekto sa mga gumip-up sa pangarap? Tama! Mga umayaw na. Bakit di ka mag-focus sa sarili mong pangarap? Yes! Okay, right? Yes! I mean, ganyan. Ganun daw yun, aminong mga mayayaman. Mahirap. Maraming kasi sa atin, pag nahihirapan, ano yung... Ako kasi alam ko yung pakiramdam ng ano eh, yung on the brink of quitting, yung nandun na kayo malapit na, na kahit hindi yung sabihin sa upline nyo, pero at the back of your mind, parang meron ka na eh, may oras ka na lang nalalalabi. Parang gusto mo nang mag-quit. Pero hindi yung sinasabi yan sa upline nyo. Oh, yung iba ang ginagawa nyo, magkukulong kayo sa CR, iiyak kayo. Tama, mali. Imbis na maglakas loob kang lumapit kay Upline, bakit? Para sabihin sa kanya, Upline, tulungan mo ako, napanghinaan ako ng loob. Hindi, tinatago mo siya ng sarili mo eh. Tapos nakahanap ka pa sa inuturo, paano masasagot yun? Nakasay! Nakahanap sa inuturo. Tama, mali. Yun yung mga maling gawain natin. Na pag may problema ka, na panghihinaan ka ng loob, nag-iisa ka. Imbis na lumapit ka sa mga stronger upline, na pinag-upline, tulungan mo ko. Palakasin mo loob ko. Hindi mo ginagawa eh. Yan iba, nagpaalam na, di ba? For the past few days, ilan yung nagpaalam? Pero hindi. Honestly, ang company for 19 years,
Ang daming umalis, yung mga kumikita pa ng milyon. Bakit kami mag-uwi? We create leaders! Yes! Umalis nila, magpasalamat kayo, kayong susunod! Yes! For how many years, namayagpag sila eh! Eh di kayo naman! Yes! Pasalamat! Apply no, buti balis ka! Kasi mananamdaman mo ng iwaman, lagi nilang ikaw eh! Hindi apply mo lang magawa. Ang hirap papanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may upline ka na, diba? Wala na akong magagawa, diba? Alam na. Hindi TikTok yan, totoo yun eh. Bilang pa lang sa kanta, tutak, mahilig kayo sa TikTok eh. Andito pa kami, we create leaders. Wala pa nga itong company, nandito na ako eh. Ibig sabihin, pinaformulate, may pinagmimitingan pa lang, kasama na ako. I've been through the ups and downs of the company. At pinanas, may ups and downs ng tao, partner Leo. Kahit buhay mo may ups and downs. Ibig sabihin, buhay ka pa. Parang kasi nung kay Cap Joseph Lim. Ano tawag doon? Dami ng tao. Ang tawag doon sa machine? Ha? Yung muling sumagot sa akin yan, patay na. Ito! Sabi niya. Hello pa lang. In heart rate, di ba? Di ba, Kapel Down? Ibig sabihin, buhay pa. Pag flat na, wala na yun, patay na. So ang buhay natin ganun. May up and down. Mas masaya nga pag ganun eh. Ano bakit? Kasi may mga na-overcome ka. Paano mo ma-overcome ang isang bagay na hindi mo pinadanas? Yung lagi na lang masaya, masaya. Para nang lungkot. Masaya, oo, wala nang maupuan kaya nakatayo na sila. Mas may pintuan dami oh. Ay, pag-isa ka, kaya happy na. Buwang mo na. Nabuwang na. Ay. Ay. Ilang minuto na lang ako. Oh, next! Init? Aircon ba tayo? Maraming tao eh. Ha? Ano nga, crop top si Sir Bong eh. Hindi ako sarili ko nun. Anong kaya niyo ba yun? Kasi kayo, pag gano'n, ay, isipin niyo agad sasabihin ng ibang tao. Oh, kaya hindi kayo mayaman, iniisip nyo sabi ng ibang tao. Yeah. Kailin mo naman? Yes! Oh, pag-usapan natin. Next! Commitment. Oh, ayan. Yan naman yung commitment na iba. Power gabi, ganda ng global. Payaman tayo dito. Oh, asan sila ngayon? Namdaman to nung walas na opisina. Iba na eh. Training camp. Pag tinitignan ko yung mga post nila, tatawa ko sarili ko. Parang kinakalaban nila sarili nila eh. Ang tawag doon, integrity ng tao. Parang pagkakatiwala. Kasama ni ma'am. Dati nung nandito, sabi niya, power gabi. Diba? Yayaman tayo rito. Nung nahirapan na, ayun na, iba na. Mas okay dito. Hindi ba sila nanood, ma'am? So, sanay na sanay kami doon. Ha? Walang ano, hindi grateful. Magpaalam ang flight ng sa amin ni partner. Masama tayong lahat, partner ng Dugo. Alam niyo yung kwento ng... Kanta din tao. Kanta ng Goose Girl Play sa Golden Egg. Alam niyo yung kwento ng yun? Yung goose na nangingitim ng ginto, na itlog. Umaman ka, umaman ka, umaman ka. Nung nag-start ng mag-produce ng itlog, papatayin mo na. Against niyo? Dito kayo mama, dito nang bago buhay mo. Di ba dapat maging grateful ka? Yes! Kasi at the end of the day, ginamit ni Lord na instrument ito.
Tama. Walang siraan. Di ba ang ganda ng buhay pag walang siraan? Ako naman, kahit lumipat ka na ibang company, walang problema sa akin. Huwag ka lang maninina. Tama! At kung ako, re-recruiting mo, bakit ako sasama sa'yo? Ibig sabihin, may nasiraan ka nga, pwede mong gawin sa akin yun. Tama eh. Kampanya, nasiraan mo. Ibig sabihin, pati ako pwede mong siraan. Kung tutusin, pag tinginan tayo sa lamin, mas mukha kang sira. Sino yan? Eh, commitment mababaw. Alam niyo bakit may mga umalis? Commitment nila mababaw. Pag nahirapan. Loko ka. Ang ganda yung pag-ibigyan kayo. Tumakas yung lifestyle. Diba? Tumakas yung lifestyle. Yung lifestyle niya, hindi na makakain sa murang restaurant, sa kalimbinya. Pero galing ka doon, di ba? Yes. Umanamit, ayan na. Hindi na makasot ng mga murahin, panag-LB na. So, no. Chinelas niya. Dati Rambo. Hindi na, LB na. Ano na naman? Parang allergic na sila. Basta lifestyle. Nag-relax. Nung nag-relax siya, siyempre yung income, mag-relax. Pero yung lifestyle, ayaw ibaba. Kaya ang solusyon, pahalap ka. Ikaw makinig dyan, manood ka lang. Hindi ka umataw ka, patasin mo yung income mo. Ang solusyon, patasin mo lang naman yan eh. Para masustain mo ito eh. Kung anday nagtatag siya, sa kastado mo yan, ba't di ka nag-sports pa? Wow. Hindi ko lang sinabing, wow, you can buy kahit 10 pa yan kung kaya mo eh. Ako bakit hindi? Una-una, hindi naman ako lang yung pangkarera. Pangalawa, saan ko patatakbo eh? Traffic nga. Nauna pa yung angkas tumating dito eh. Ulitin ko, Adok Ken, pero hindi ko sinabing, wow, you can buy kahit ilan pa yan kung kaya mo. Ang point ko lang, pag hindi mo kahit ako pipilitin. Yun lang yung point ko eh. Baka mamisinterpret niyo ako, hindi ko sinabing wag. Dami kong narinig. Na-interrupt ako sa boses niyo. Na-interrupt daw niyo sa boses natin. Kasalanan pa namin ah. Yung iba, yung commitment nila, out of that, nawawala eh. Dapat commitment natin sobrang lalim. Na kahit anong hirap, anong pagod, iwanan ka man ng buong empire mo, mag-stay ka pa rin. Yes. Alam niyo sa akin, ang nawala, hindi lang isang linya, ang dami. Cavite, ako po yung pinakamalaking grupo dyan sa Cavite. Halos araw-araw ako dyan. Oh, General Tria, sinaraw-araw. Wala pong sasakyan nun eh. Baby bus pala. Baby bus. Ay, kanya. Tapos ulit sa tagig. Babasang tagig nun eh. Sira niyo mukha. Sira niyo mukha ni Sir Bo. Grupo Mindoro. I was the first one to build a big group in Mindoro. Occidental, Oriental, Mindoro. But it's well now. Lagi ako dyan sa... General Titi Leon ba yun? Oh, may Jollibee doon. Jollibee SM. Doon sa Pure Gold yata yun. Lagi akong nagpe-present doon. Oh, Quezon City, grupo ng mga senyor. Ang tawanan. May bakit? Dati nga, parang ayaw ko eh. Pero ano ba, mas nakakagulat yung grupo kong senyor. Quezon City, ano bakit? They produce me every day. Kahit yung challenge ko kayo, yung mga kabataan ko, ang tagal mag-produce, yung mga senior, araw-araw, may tatawa, nandun pa ako nakatira sa tagig. Apply na saan ka na? Dito, magigising ko lang. Andito kami sa office, may pay in upline. 7 accounts, 3. Alam mo yun, araw-araw may mga ganon. O, pero, anong gano'n lang sila maglaga? Anong gano'n lang sila maglaga? Ang bakpag, gano'n lang yung pwede. Hindi lang pala yung swela. Pero hindi mo maano eh. Grabe yung produce eh. Totoo. Senior. Eh, mga nagsusumba sa Quezon City Circle, mga nagsusumbang mga senior dyan, dami dyan, downline ko. Oo. Oh, hindi man man nag-network yan. Active sila ba? Ano yung kape nila? Mayroon mga ginagin.
Pinto na lang ko dyan, 62 years old. Nagpo-produce ng 30 C24, 30 white light, 30 complete, 30 perfect white every week. Hindi nag-network, yes. Sell products. Totoo. Inaalagaan ko yun. Ay, nagpo-produce ng points. Kumikita ko sa stair step, yun ni level, yung PP. Ayaw mo pa? Kasi gusto mo 1-8-1-8. Totoo. Lahat naman pwedeng pagkakitaan ni produkto, package. Gawin mo lahat. Ang focus ko yung kasi sa 1-8-1-8. Walang pain, walang 8. Walang 8. Walang 8, wala makain. Dapat yung commitment level niyo masyadong mataas. Walang pagkakaibayan sa imo na liligaw. Inuligaw mo ba sa iyo? Hala! May nagkamali na. Hala! Pero pag lumiligaw, matatanong natin yung mga kalalakihan din. Pag lumigaw pa lang, this is part of the commitment. Yung pagliligaw ka pa lang, susungkitin ko lahat ng bituin sa langit. Whoa! Ibibigay ko sa'yo, makamit ko lang ang matamis mo. Commitment yan! O, tapos pagtatawid sa kalsada, di ba? Mga kalalakihan, nasa doon ka sa danger side. Yung pagpahalap dito sa akin, nandito ka. Ha? Hoy! Yes! Pag sakain ang jeep, o, kalalayan mo pa. Ha? Pagkain naman, pagkain. Katapin mo yung upuan. Nandun nga, nakita ko. After a few years. Nagkakatouch to. Di ba ang commitment? For better or for worse, sickness and health. Ito na, itindid to as part na lang agad mga ito, kamatayan na ganun sinasabi. For better or for worse, for rich or for poor, in sickness and in health, till death do us part. Ibig sabihin, tingnan nyo, kahit gaano pa ang away nyo, pag ang commitment mo malalim, mapag-aayos kayo. Hindi, pag konting away lang, wala na. Oh, hiwalay tayo! Grabe yung makatawa yun. Ano yung malamalang ako? Parang pabon. Kasi sabi ng kambing, meh! Grabe yung... Sabi nung ba, oh nga. Sabi nung ba, sabi nung buti, grabe yung... Sana tayo no, wala tuloy ako, sana ate. Commitment. Uli ka. Sino? Nauli ka. Pagkatapos ng inang commitment, grabe naman. Yung pangangang between? Lang yan, silbong. Yari. Pupusan natin, panibituin natin. Kahit sa kalsada ko na, ang bagal mo kasi, yeah! Totoo! Is it happening? Yes! May nakausap ako ng marriage counselor. Sabi niya, ang advice niya, every 5 years, dapat nag-renew ng bawal ang mag-jowa o mag-sama. Ano bakit? Habang lumilipas kasi yung panahon, sa dami ng nadadanas nyo, minsan yung commitment, kakalimutan. Ano ba yung commitment mo nung nag-umpisa pa lang tayo? Dapat laging maalala yun. Kasi pag hindi mo maalala yun, konting problema, bibitaw ka eh. Kasi wala ka nang kumusap. Pagod ako dun ah. Anong marami sa inyo dito? Ang commitment? Wala pa rin nangyari sa akin. Okay ko yun ako. Yung commitment mo eh. Imbis na ang commitment, dapat umaman ko dito. Kahit ano nangyari. Loko ka. Isman si Upline, yayaman ako dito. Ang commitment level, ang layo eh. Aman na kayo? Yes! Oh, wala commitment. O pag-usapan natin mga pangarap. Sembong. Hindi ko na tatanungin isa-isa. Nakakahaba tayo dyan. Mga pangarap niyo, kumusta na? Sakit rin ang dibdib ko. Pangarap pa rin. Ningal ako. Bakit? Wala kayong ginagawang paraan. Yes. Sabi nga, pag hindi nyo tinatrabaho ang pangarap nyo, hindi ka nangangarap, nag-iilusyon ka. Tama. Kasi ang pangarap, tinatrabaho. Yes.
Yung kalalagyan ko ngayon, hindi ito overnight. Nag-umpisa ako sa pag-network 1996. Yan ako nag-start when I was recruited. Hindi ko na babanggitin yung kumpanyang sinalihan ko, pero forever living in. Kumita ako 2004. Kung mga hindi nakakaalam ng kwento ng buhay ko. Almost 8 years, 3,000 ang pinakamalaki kong income sa isang buwan. For almost 8 years. Pero kung ano yung dinadanas nyo, dinanas ko yan. Nag-isip din ako mag-quit, pero lagi ko inisip, pag mag-quit ako, anong gagawin ko? Eh, di ba may pangarap ako? Paano ko makukuha yung mga kotse na gusto ko? Sa trabaho ko? Wala. Sige. Taas ka, may gusto mag-quit ngayon. Pag-usapan natin. Oh, mag-tinansyahan tayo. Yung last attend mo na to, bukas alis ka na? Sino? Wala, ako pa lang yan. May nag-intro pa nga dito eh. Si Sir Arnel pa yung in-intro eh. Pagka-intro, ilang araw lang, nandun na sila akong panda. Gusto nyo, banggitin ko? Hindi na! Kasi commitment eh. Wala eh. Ako, 8 years oh. Pero 2004, started to earn 20,000 per month, 30,000 per month, hanggang inabot ko 20,000 per day, 30,000 per day. Wow! Yes. Sabi ko mga kakilala ko, sayang yung walang taon mo. Bakit masasayang? Proseso lang yon. Kasi hindi ko madadanas to, kung hindi ko pagdadanan to. Yes! Doktor na, 10 taon nag-aaral para maging doktor eh. Ibig sabihin, pinag-aralan ko lang. At pag tatanungin mo ako, sa 8 years na yan, kikita ako ng magkano, 8,000 per month, sweldo ko, Nestle Philippines janitor. 8 taon kada buwan, kailan ako kikita ng 1,000,000 after 12 years? Kahit kwentahin niyo yan. Hindi ako magkakamali, tagal ko lang kinwenta yan. Kikita ako ng 1,000,000 by working 12 years, pag kikita ko ng 8,000 kada buwan, 1,000,000 kikitain ko. Yun na eh, hindi ko gagastusin. Hindi kakain, hindi mo babay ng bayad, kuryente. Ang worst niya, hindi ko makahawak. Bawas na. Tax, SSP, pag-ibig, pag-ibig, kinukuha. Gets niyo? Yes! O so, paano masasayang? Ibig sabihin, 1,000,000 lang kikitain ko after 12 years? Eh dito, 19 na taon pa ng company. Ilang million na kinita ko? Sayang ba yun? Eh, kailangan mo lang dumaan sa process. Yes. Yun yung kinakatakutan ng iba eh. Gusto yung shortcut para magyaman. Walang shortcut. Dumaan ka sa tamang proseso. Tama. Mahihirapan ka, mapapagod ka, marireject ka. Yes. Kailangan mong pagdaanan yun. Pag hindi mo pinagdaanan yan, lumaki grupo mo, paano mo sasagutin ang downline mo pag naranasan yan? Yes. Kasi hindi mo naranasan. Tama. Kaya ako nasasagot yan kasi dinanas ko yan. Nareject ako ng libu-libong tao, hindi lang sa hindi lang daw, hindi lang 100. Libong tao na nagreject sa akin. Gwapo na nare-reject pa. Tangit ka pang tangit. Totoo! Alam mo minsan bakit nare-reject tayo? Bakit minsan hindi ka sanay? Bakit ka tumatawa, ate? Takot kayong ma-reject kasi hindi kayo sanay. Bakit hindi ka sanay? Kasi kung konting kinakausap mo, damihan mo! Pag maraming nagre-reject sa'yo, masasanay ka. Wala ka nang pakialam. Pag tumating yung panahon, kahit sino pa ma-reject sa'yo, wala kang pakialam. Sanay ka na, manhid ka na. Tama! Halimbawa, kayong lahat nire-recruit ko ngayon, i-reject nyo ako ngayon, hindi nyo ako maapektuhan. Iisipin ko lang, hindi kayo yung dahilan para mag-give up ako, para hindi ko makuha ang mga pangarap ko nang dahil lang sa inyo at pampangit nyo. Dapat ganun tayo. Yun yung sinasabi kong commitment level, laliman mo. Bakit? Pangarap mo to eh. Hindi lang sa'yo, sa pamilya mo. Kung may pamilya ka, may anak ka ngayon, lagi mong tignan yung anak mo.
Ang kahirapan na ipapamana, ang kayamanan na ipapamana, dalawa lang ang pwede mong ipamana, anong gusto mong ipamana sa anak mo? Kahirapan, kayamanan. Kayamanan! Ang anong mayaman ka ba ngayon? Hindi pa. Yun lang. So kung kayamanan, magpayaman ka para hindi mahirapan yung anak mo at magiging apo mo. Yes! Kaso wala kang ginagawa, nagre-relax tayo eh. May napag-sharean ako sa Cebu. Senior citizen, anong sabi sa akin? Okay na ako, kontento na ako sa buhay ko. Ang sagot ko, ikaw kontento. Natanong mo na ba yung anak mo at ako mo kung kontento na sila? Kasi ikaw lang yan. Kontento ka sa sarili mo. Bakit? Makasarili ka. Natanong mo na ba yung anak mo kung kontento na siya sa buhay niya? Hindi pa. Sana habang buhay ka pa, habang may lakas ka pa, may oportunidad, gawin mo to para sa kanila. Kahit hindi na sa'yo, para sa kanila. Yes! Bakit? Para maputol yung sumpa ng kahirapan sa inyong anghan. Kasi mahirap ang mga ninuno mo, mahirap magulang mo, ipinamana pa sa'yo, ipapamana mo pa rin ba yan? Nandito ka na! Putulin mo yung sumpang yan. Sa'yo manggagaling yung pagputol ng sumpa. Para sa mga susunod na henerasyon, iba na yung magiging kwentro. Sabi ko, huwag na natin pag-usapan yan. Marami naman sa atin, nangangarap ng bahay. Di ba? Lupa. Nilang pwedeng bahay lang, walang lupa. Kung nakalutang. Sasakyan, travel abroad. Anywhere, million nakita, lahat tayo. Pare-pareho lang yun eh. Tanong ko, musta na, may ginagawa ka pa? Di ba lang, kasabihin ko sa mga reaction ng iba, basang-basa ko eh. Nananalangin na. Sana ko pagod yung speaker. Nakita niyo yung ano ngayon, yung bagong model ng ano, Land Cruiser? Naglalaway ako eh. Kita ko yung 2025 model. Nakita niyo yung... Bakit ko kanyang ito? Kahit akong taga, ang layo ng narating ko, di ba? Nangarap pa rin, walang hindi akong pangarap. Huwag lang kayo kukuha ng zoo. Ang ganito sa sakyan. May dami naglalabas niya. Kaibigan ko naglabas. May pagka sa Binondo, pag-park, yung mga batang naglalabas, uy, bakit po? Kumuha ng bato, binuhi ko, it was 16, gas-gas, yung saan ka, bakit ako? At yung kaibigan ko, ganito na binalik niya sa kasa, pinahayos ito, minapura. After 1 week, bumalik. May nakasulat yan. 4x4. Park! Doon ulit yung mga bata. Sabi ng bata, uy, ganito lang yung itama ko. Maulit ng bato. Pinuhin na ulit. 16. Binalik ulit sa kasa. Sabi niya doon sa taga-ayos. Pinturahan mo na nga ng ganyan. So yung sasakyan niya, ganyan, itsura. Sabi niya, magagasgas din na lang, problema na naman. After 1 week, bumalik, park, makita ulit ang bata. Sabi ko lang, tama ako yan. Umuulit ang bato. Check! Kinik. Sabi ko lang. Bumalik sa Binondo, nakita ulit. Sabi ko na, tama ako, chinek na eh. Umuulit ng bato. Ano ba yan? 100%. Ano lang yan? Commercial lang. Ano yung sakyan niya? Wala na. O, next! Excitement level natin. Tingnan mo yung iba kung sinong excited at hindi. Alam niyo nung... excitement, hindi mo ito. Pagbasa ka na tapos lang na punta. Ganyan ba yung excited? Excited na yun. Pag sumagot ka, yes! 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 Ganun kung pag narinig ko ka, yes! Yes! Ang galit pa yun. Yes! O tsaka, isipin mo ha, kung ikaw matagal ka na, tapos may katabi ka, na bago pa lang na downline mo.
Alam mo bakit hindi umakataw? Kasi hindi niya ramdam sa'yo. Yes. Gets you? Dapat yung bago pa lang, ramdam dito na sasabihin niya, ay, totoo talaga yung apply ko. Yung ikaw, kahit alam mo na yung sasabihin ko, parang bago ka pa rin. Yes! Power, grabe! Siya naman lang na, yes! Power, grabe! Susunod yan kasi, nakakahawa, contagious. Excited level? Ako mo yan! Ako! Kasi yun, may minsan may sinabi, parang yan, tapos may kinwento yun, tawa na! Anong sabi? Basta, tawa ka lang na! Uy, tawa na yan. Parang yung terminal na may herbal. Ibig sabihin, excitement level. Alam niyo ba marami akong napajoy? Ano pa ito yung panahon namin sa si Pino? Kailan ka pala pumunta ng Pino? Ito maingay, marites ka kasi. Ay, ito ng panahon namin. This room is filled with excited people. Totoo! Sus na. Sabi nila, may nagturo sa akin. Alam niyo ba may mga nagturo sa aming mga artista? Wow! Wow! Personality development. Wow! Sa mga artista, totoo yun. Sa aming mga artista, may nagturo. Wow. Jimmy, ABS, at Channel 5. Kung ano yung susuot mo, gawin mo. Pag dadaan ka raw sa ganyan, di ba? Dadaan ka. Huwag ka naman ganun. Gandahan mo yung lakad. Bakit? Kahit gumalong ka na, ka-estorbo ka na yun. Pupag-quest ka na, gumalong ka na rin. Oo, oh, di ba? Alam mo tayo? Excitement. Tingnan yung katabi niya kung excited. Yes! Yes! Kanina ko yan naramdaman bago ako mag-umpisa. Nandiyan ako, dinig na dinig ko sigawan, di ba? Yun ang excitement. Ano ba yun, hindi ko makita eh. Sigawan. Alam niyo ba? Huwag naman kayo may... Huwag naman kayo. Alam niyo ba, pag bagong taon, di ba papaputok? Create ng ingay. Yes! Drive the negative spirit away. Ibig sabihin dapat ganun. Kasi hindi mo alam, sa tabi mo, may negative spirito. Yes! Tignan mo katabi mo. Tignan mo katabi mo. Hindi ibig sabihin yung katabi mo, nandito yan, positive agad yan. Meron pa rin nagne-negative dyan. Meron pa rin kumo. Dito? Si yes, o dating sales lady, bawal. Isipin nyo, hindi nga nakakaupo yung mga yan eh. Yes. Buong araw yan, nakatayo. Diba? Kahit anong gusot ng gusot-gusot yan, ano yan? Sir, kamahanap nyo, nakangiti pa yan. Pero hindi mo alam sa likod ng isipan nyo, ito papatayo ko ito.
Ulit ako sa'yo bibili. Pero they still smile. Amen! Tingnan niyo yung mga crew ng fast food. Yes. Tingnan niyo yung mga crew. Naka-smile. Pagpasok mo pa lang. Bubuksan ang pinto. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Paglabas mo. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Hindi ka naman bumili. Umihi ka lang. Hindi naman natatanong yan kung bibili ka o hindi. But still, they wear the smile. Enthusiasm, customer service. Yes! Nasa negosyo ka. Bawal sumimangot. Kasi yung excitement mo, dapat it shows doon sa mukha mo. Hindi ko alam pala itinyan nyo talaga eh. Alala ko to. Nag-umpisa ako, sabi ng mga mentors ko, bangis mo bang iwaman? Ano man apply? Paano kaya iwaman? Hindi ka muminiti. Totoo yun. Actually, kaya pala yun. May mga first impression sa akin, suplado daw ako. Ayan, tinatawag na judgmental. Don't judge a book when you're not a judge. Kilalanin mo muna ako. Pinilang ito sa akin, masama. Judgment mo yan. Hindi ako papapekto dyan. Pumas ka pa siya. Sabi nga, gusto mo talaga yung mga, eh di ko umingiti. Tinurukan akong umingiti. Totoo. Doon ako nagsimula ng yumaman. Tuturo ko rin sa inyo. Pag uwi nyo mamaya, sa hub nyo, sa bahay nyo, madaling araw, siguraduhin nyo kayo lang yung gisay. Humarap kayo sa salamin. Pag harap nyo sa salamin, ito'y gawin mo. One. Two. Three. Hanggang sa buo yan. Isang bagay. Isang bagay. Lagi mong ginagawa. Di ba nakakasanayan mo? Doon pa lang sa bahay, doon pa lang sa hub, sanay ka ng umiti. Yes! Paglabas mo, may nakasalubong ka, ngitian mo. Pag umiti yan, patay yan, recruitin mo na. Pero huwag naman ganito. Paglabas mo sa bahay sa hub, ikaw lang mag-isa, hindi ka pa rin na. Buang ka na. Enthusiasm dapat mataas. Isipin mo, pag ikaw pala si Mangot, isipin mo tsura. Kung walang ng blessing galing kay Lord, tatagbog lang yan. Pero pag ikaw nakangiti, yung blessing na mula. Salong-salo. Salong-salo. Yes! Kaya kayo, na nakangiti, sigsigin nyo yung mga nakasimangot na katabi nyo. Bakit? Yung tumatalbog, tatalbog sa inyo yun. Pagpuin ko talaga, buhay ng buhay kayo eh. Pero pag tinatamaan kayo, gano'n kayo. May cuttings, may cuttings. Pero sa totoo lang, tinatamaan ka. Tapos, binimessage mo yung sarili mo, ito yung sinabi ni Sir. Tatanda ko ito. Ang trainer na hindi ko alam yung mga ugali niyo. Next is focus. Anong kalesa? Kalesa. Ano yung kalesa? Di ko alam kasi sa mga lingwaheng nyo. Kalesa. Yung kalesa, yung kabayo, di ba may piring? Di ba? Uy. May piring yan kasi dapat naka-focus. Yung kabayo, naka-base lang yan sa kutsero. Kutsero tawag. Ano sa inyo? Pagkain yung kutsero.
Puchero. Bahala niya na lubid. Pero kabayo, no matter what distractions diyan sa paligid niya, walang pakialam kasi naka-focus lang 'yan doon sa destinasyon. Ibig sabihin, naka-rely ka lang kay upline sa amin. Kung anong sasabihin namin, sumunod ka lang. Bakit? Dadalhin ka namin sa destinasyon mo. Yes. Yun pa nga. Nakikita nyo, naririnig yung sinasabi ko. Sinasabi nila dyan, huwag kang maniwala dyan, hindi ka yayaman. Huwag kayong makinig sa kanila. Tiringan nyo yung mata nyo. Kasi kung nakinig kayo sa kanila, wala kayong piring. Wala kayong piring na wala. Eh dapat piring. Matawa itong mga to na parang ito, piring. Are you learning? Yes! Amoy mo po sa lahat. Para diretso na tayo sa leader sa inyo mga mga. Si bang lugar. Bumura ko ng whiteboard. Tatakbo agad yung mga dito. Sir, nakakay niya. Sa pagkakarili tayo, nagbumura ko ng whiteboard. Walang tama tayo. Ang layo ko sa'yo. Sa layo namin eh. Dito lang. Dito lang. Gusto ko pa kaya lang. Pinipreserve ko rin yung energy ng parang sa Leader's Day. They will come here and ayaw ko na. Gigigil ako sabihin ng good news. Hindi sila na, mamaya na. Hindi ko na part yun. Ang part ko, hampasin yung mga tamad na yun. Kasi kahit anong good news, ang marinig mo, hindi ka naman gagalaw, useless. Hindi mo babaguhin yung maling gawain mo, useless ang good news sa'yo. Tanggalin muna natin yung mga ano dyan, yung mga, tawag ito, mga virus. Kumbaga sa computer, diba? Minsan, kaya hindi mo maipakita yung ganda ng takbo ng network mo, may virus. Diba? Pag hindi ko may lumalabas sa ganda ng monitor, ibig sabihin may virus yung ano, program. Ibig sabihin may virus yung program mo. Yung program mo nandito sa utak mo eh. Kaya kahit anong sabihin namin good news, bakit ko na nangyayari? May virus eh. Yung mga pani-negative. This is the battleground, honestly. Kasi yung kwento ko yan, bakit naging battleground? Nag-start ako mag-network. Sipin nga, I'm working as a janitor sa Nestle, sa sukat. Warehouse, sukat warehouse, Kanyake. I live in Upper Likutan, sa Taguig. Boundary lang ng Paranaque, Taguig. Ang oras ng trabaho ko, 6 a.m. to 6 p.m. Paglabas ko, diretso sa office to attend 7 p.m. training dito yan sa Green Hills, yung dati kong company. Pagdating mo sa office, katulad nito, power na power ka. Di ba ramdam niya yung power na yun? Power gabi, tapos makikita mo yung top burner, makikita ko nakikita, yung mga nakikita ko dati sa Facebook, makikita ko na ngayon. Power gabi, power, na-energize kayo, di ba? Kahit yung mga pangit, basta power, power ka, power, power. Pero ang reality na, mamaya. Next, may leadership training pala ngayon. After nito, may leadership training pala ngayon. May mom after mom. Probably yung sa mga project kay, after pa dyan, mom na naman. Pagdating sa baba, sa ground floor, mom na naman. Yun yung sinasabi kong mom after mom after mom. Power ka. Meeting after mom. Yung makikita mo yung sarili mo. Pag ikaw na lang mag-isa. Kung totoo yung power mo. Ano? Oh, kasi ganun ako dati. Ate na po, power! Kami! Galing yung trabaho ha! Kahit gutom na power, nawawala lahat yung ano yung inisip ko, power! Kami! Power! Kami! Pag nagmamam lang, power!
Nilalakad ko pa yung Green Hills hanggang Upper Bicutan. Totoo yun. Kung di ka man maniniwala, naintindihan ko yun. Wala ka doon nung naglalakad ako. Hindi ko ikaw ay kukwento to na wala lang. Kinikwento ko kasi totoo. Kaya kinikwento ko to para ma-realize nyo asaan ka pa lang ngayon. Bakit nag-iisip ka na mag-quit? Nung panahon ko, nilalakad ko nga yan eh. Galing ka ng trabaho, 6 a.m. to 6 p.m. Paglabas mo atin ng training, uwi ka madaling araw, maglalakad ka ba? Gutom ka! Pagod po yan! Pero habang naglalakad ako, battleground dito. Tutuloy pa ba ako? Uyayaman talaga ako. Tutuloy pa ba ako? Alam niyo, parang step no, step no. Tutuloy pa ba ako? Uyayaman ako, tutuloy. Habang binabaybay ko yan, hanggang makarating ng C5 Lower Bicutan, tagus papuntang Upper Bicutan, na pag-uwi mo, alam mo, wala ka pang pagkain, kumakalam yung tiyan mo. Ganun lang yung napaw sa pang naglalakad. Lagi kong binubulsunin ko, power gabi, power gabi. Ang video na ko, nailang kilometro, power, 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 power. Ang nakatalay na ako, grabe na lang, grabe. Pero nandun na yung, ano, yung totoong laban. Wala ang laban, wala dun sa kaharap mong negative na tao. Ang laban, yung mag-isa ka pa lang. Kasi ang kalaban mo nandito. Deletion set. Nag-gets nyo? Nasa mind mo ang laban. Na kahit sino ang kaharap mo, pag dito na pagtagumpayan mo na, walang kwenta yung mga negative na tao. Kahit pagtawanan ka, kahit laitin ka. Ang sakit na ng mga paa ko. Ang sakit ng binti. Kwenta pa ba? Sa dalawa yan. Binti, isa ito. Binti, binti. Binti plus binti, 40. Tapos, dalating yung tagal. Okay lang yan. At least mag-win ka man nakatawa pa kita, di ba? Ilabas mo lang yan. Ilabas nyo yan. Huwag niyong pipigilan yan. Ano yung bakit? Those are energies. Kasi alam mo minsan, lalo sa mga empleyado, hindi mo magagawa yan sa trabaho mo. Tama. Kung gusto mong tumawa ng malakas, pipigilan mo talaga yun. Diyos, 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 Diyos. Pero dito ang totoong freedom. Yes! Kaya mong isigaw ang gusto mo. Yes! Hindi yung sinasabi mo. Yes! Na kahit isigaw mong yayaman ako dito. Wala silang magagawa kang yayaman ako! Yes! Hindi mo isigaw yung walang pipigil sa'yo! Yes! Kasi magkakapareho lang ang range ng utak natin. Yes. Hindi kita pagtatawanan. Mas bibilib pa ako sa'yo. Gets niya? Yes. Confidence! Mas mo yung confidence sarili mo. High school graduate dating janitor. Bakit ako naging successful? Dahil yun ang laman ng utak ko. Hindi ako pag-agapi sa mga taong to, sa mga kaklase ko, katrabaho ko, kaibigan ko. Kahit sino ka pa, sambala ka lang. Dapat ganun kakatibay. Pangarap mo ay nakasalalay eh. Dapat matibay ka. Dahil dito masusubukan kung kailan mo makukuha pangarap mo. Kung hanggang saan yung energy mo. Yes! Kapag ikaw ay nawawalan ng gana, napanghinaan ng loob, lagi mong tatandaan, pumunta ka sa palengke, bumili ka ng saging na saba. At saka nakatan. Nakatan mo lang yung loob mo at sabayan mo ako sa pagkuha ng pangarap mo. Ganon kayo. Kasi, tandaan mo to, sarili mo lang ang kakampi mo. Yes! Nakakahawa kayo, ano nyo yan? Linga! Kakampi! Pag-alakap sa buhol, ang sarap magsalita doon sa buhol, sa mga Tommy, Albert.
Bakit? Hindi pa ako tapos sinasabi ko, sigawan ng sigawan, iyawan ng iyawan, hindi humihinto. Alam bakit? Kasi may laman yung sinasabi mo. Na habang nagsasalita ako, sigawan ng sigawan, parang nagpapasin. Parang alam mo yung excitement mo parang fake eh. Ang excitement kasi, alam mo yun, yung pang nararamdaman mo yun, hindi kayo to. Hindi naman kita pipigilan, sumigaw ka. Kasi energy yan. Yun yung nawawala sa inyo. Ang pangarap nyo nandyan lang yan. Kaya lang kuminsan yung attitude. Kasi may leader's training ako. Yung attitude mo, hindi angkop para sa pangarap mo. Nagigets mo. Kumukontra yung attitude mo. Kaya, no wonder, hirap kang makuha yung mga pangarap mo. Yes. Sa'yo po, magpukuha po mo. Ang maliit na bagay, pinapalit ko talaga. Okay. Sige, para ko. Sa oras ka pa siya. Bakit sila eh? Eh, ngayon nakasulat. Napa sila na sa baba nag-iwi. Actually, bago ako makiapin, nag-iwi na sa baba. Please, kapo lang ako. Yes! Pero totoo yun, honestly. Yung success, yung kinalagyan ko ngayon, fruit ito ng sobrang hirap na dinanas ko ang katulad niya ako nag-uwis. Walang pamasahin, umahataw, walang pamasahin. Ano daw laman si Papel? Sabi na sa sulat sa papel, Sir Bong, ang gwapo-gwapo mo. Yun lang nakasulat sa papel. Sa jeep, sa bus? Ay, ang papel. Binigay kay Sir Bong. Sino experience nun? Yun, yung nakalagay na sa sulat. Pagdating sa likutan, ano daw laman sa papel? Sasakay ka ng bus. Si Eli. Kilala niyo ba to? Eli Guyungan to. Yan yung mga... Tawa siya. Patatagal na sa kumpanya natin. Ang kulit eh. 2008 yan. Maliit na bagay daw lang yun. Loko talaga. Oo. Kinala niyo si Deodora Amin? Yes. Kita niyo na siya. Yan yung mga may ikat na rito. Mukhang nakakasya sa tagal. Ay, pamanan niya, malaking kinikita niya. Ay, malaking kinikita niya. Six digits ka pa, no? Pero minsan, di pa ako nalimpre. I think, sobrang hirap. Ay, ito na, itanong niyo. Ito. Mga nag-umpisa sila, sobrang hirap talaga. Honestly. Di ba lang, nag-focus pa kayo? Dapat may alay din kayo sa altar. I-bless kayo na ito. Ang kayong kwento? Mark, okay na ba yung video? Minsan, pag may ganito, tapos diretsong leader's training, naging ko, nangas ko po yan eh. Biyahe ng bus, kasi walang pang sasakyan dati, biyahe ng
Manila to Pangasinan, Dagupan, 6 hours ka biyahe. Nagdayapin talaga ako. Oo, may mga parating pa, dumarating pa sila. Nalaiyo ako sa bus. Dayapin, sinubukan ko yung adult diaper naman. Alam naman yung pampers ang liit-liit. Yung adult diaper. Sinubukan ko naman yan. Alam, di-relax. May lamang tayo lumabas niya ito. Daming tao sa labas. Laming tao sa labas. Okay, ito nga. Pwento tayo. Mana tayo pa sa likod. Ano ba gusto yung kwento? Okay. Mana ka tayo sa likod. Oo nga. Kailangan lang yun sa akin eh. Yung momo kasi lagi nyo yun eh, no? Narinig nyo na ba yung momo? Ha? Ito na lang, momo na daw. May isang babae, dalaga. 45 years old na, dalaga pa rin. May po, Eva? Matapos na sa kapasok na. Ayun muna natin sila makaupo. Kaya lawas na naman. Mag-indin, saka magpapasok. Sayang, ano? Okay na. Mawala na, upuan. Sakripisyo lang yan. Panahon namin, ganyan talaga. Ayun. Nung pre-pandemic, kahit dito may mga nakaupo eh. Pwede naman kayo upo dito, honestly dito sa gilid. Kung gusto, patulad ng ginagawa namin ito. Makapala na lang ang kanya. Pwede yan, nakaupo dito. Ay, pamove tayo ng mga chairs natin kasi wala nang space doon sa harap. Ay, maglolo! Ayan. O, hindi na. Pag-introduce ko na yung una. May maglolo. They travel 4 pounds. Bakit? Kasi bibili sila ng kalabaw. Ayan. Pagbili na lang ng kalabaw, on their way back home, itong ginawa ng maglolo, okay, hindi pa ba kayo? Yes! Ang ginawa nila, nakasakay yung apo sa kalabaw, yung lolo ang naghahatak ng kalabaw. Doon sa unang bayan, sabi ng mga tao, ay, tingnan mo yung apo, pinahirapan na yung lolo niya. Sumakay lang siya, tapos yung lolo niya, matanda na, pinaghatak niya. May narinig ng lolo yun. So ginawa nila bago makarating ng susunod na taon, yung lolo ang sumakay ng kalabaw. Yung apo ang humatak ng kalabaw. Pagdating doon sa susunod na bayan, sabi ng mga tao, itingnan mo yung lolo. Yung apo niya, pinaghatak niya ang bata-bata pa. Tapos siya, relax na kasakay. So ano ginawa ng dalawa? Bago makarating dito, ang ginawa nila, sumakay silang dalawa. Yung lolo yung apo nakasakay sa kalabaw. Pagdating sa bayan nito, sabi ng mga tao, ay, tingnan mo yung maglolo, pinahirapan yung kalabaw. Narinig ulit ng maglolo, ginawa nila bago makarating dito, pareho silang naglakad, umatak ng kalabaw. Pagdating nila sa bayan nito, sabi ng mga tao, tingnan mo yung maglolo, bumili ng kalabaw, tapos hindi nila sinakyan. Sarili nila. Hanggang nakarating sila sa kanilang bahay. So, anong lesson ng story? Kahit saan kayo mapatapad, saan kayo pumunta, may masasabi at masasabi ang tapos. Tama! Pero kung hindi nyo sila papakinggan, hanggang nyo to, makakarating at makakarating kayo sa akin. Yes! Against nyo? Yes! Sabi, huwag kayong magpapapekto sa kanila. Make sense? Yes! May laman pa to. Kasi may ubo ako eh. Hindi naman pa yun, kasi may ubo ako. Tapos pinapos ko ng mano, sabi, tapusin ko ng pagkakita ko na wala pa ito na. Kaya na, tapusin mo lang, sir, ah, kasi mahaba kang pag-undi ito. Just hindi o mo, alas 10 na natapos. Sige, sabi ko, titilitin ko, sisikapin ko, sige, tapo na mo. Tapos na ako, wala pa din na. Unsa man na. Uy! Saya man. Pero ito yung mga huling habilin ko sa inyo bago ako kumanaw.
nandiyan sa ibang lugar, yung pag-alis, pagpanaw sa likod. Yun. Hindi ibig sabihin pumanaw, papanaw na. Ayan ang mahintong pumanaw. Sa dumaan? Pwede ko naman kayo yung panalangin doon. Sama mo lang. Sarayin mo. Sama-sama na tayo doon. Si Aray. Abang wala pa. Sige, abang wala pa. May kwento ko sa inyo. Habang wala pa sa inyo. Nagkikrepare siguro yan. Sanya-sanya niyo ako pag nandiyan na. Habang wala pa. May tatlong magkaibigan. Pusin ko lang to. Tatlong magkaibigan. Doon sila sa ibabaw ng building. Yes. Na ngayon, may nagpaligsahan sila. Ang paligsahan nila, ang paligsahan nila, tatanong sila sa painting na to. Imagine, huwi, dito kayo tumingin. 50 floors, 50, 50 kwento. 50 stories. Yay! Andiyan ba kayo? Yes! 50 stories. Ngayon, ang gagawin ng tatlo, ito na yan, paligsahan sila. Yung isa, Buddhist. Yung isa, Muslim. May Muslim ba dito? Magindanao, Tauso. Magindanawan. Si... Meron ba? Meron ba? Ano? Magindanawan din? Ikaw? Ganun din? Si Sari. Yan. Ano yung ganun? Ano yung ganun? Gutom na! Gutom na, gutom na lang. Ha? O, oh, ito na, ito na, ito na, ito na, bilis. Tatalon sila dito. Kwento lang to, ha? Kwento lang, ha? Tatalon sila dito. Pagtalon nila, ang mamamatay pa tayong Diyos. Kwento lang, ha? Ha? Pinapokan sa likod. Ano? Nakabahan ako, pagtanto, may mistake pa. Tatalon sila dito. Kwento lang, ha? Sa pamanti, namiyanap yun. Opera lang yung mga Muslim na babay. Wait. Nalala ko nung kasagsagan ng Marawi Siege, yung Marawi Binomba. Papunta ko sa Buanga, sabi ng mami ko, mami na, dati nanay, mayaman na eh, mami, sabi ng mami ko, ay, pupunta ka na naman dyan, magulo dyan. Sabi ko, mami, mas magulo nga sa Manila eh. Doon nga, pagpunta ko, ang daming tangke, mga sundalo. Pag naglalakad ako, sila yung bodyguard ko. Relax. Oo, oh, sabi ko, safe doon. Sabi, hindi, maraming Muslim yan. Oh, sabi ko, handa mo tumami, hindi lahat ng Muslim masama. Ay, Kristiyano rin masama. Ay, kasi marami akong downline na Muslim. Totoo, marami akong downline na Muslim. Alam niya, St. Francis dito sa likod ng Mega Mall? Marami akong downline dyan, saka sa Malolos. Oh, negosyante. Pinuntahan ko dyan. Pagpasok ko pala. Pati alahas, oh. Hindi ako mahilig mag-alahas. Pinuntahan ako. Ang galing magbenta sa'yo, hindi ko na alahas. Maganda yun. Tunay yun. Kahit abal niya sa suka. Pag namuti, kaya yung suka. O, di ba may lahat ko? Ito na pwede. Ano yung daw na sa mga? Sa mga lolos, nagbebenta ng pakwan. Dami yung pakwan? Pag dalawa, pakto na, di ba? Ang pakwan sa highway. Sa highway. Ito nga yun. Pinuntahan ko kasi hindi na pumunta dito. Hindi na nagdumadalo, hindi na maaten. Pinuntahan ko doon. Habang nag-uusap kami, may dumating na birero. Meron ako ganun mga pakwan. Oo, sinabi mo pa. Sabi ng daunay ko, maganda yan. Masarap yan. Matawis yan. Sigurado ko, oo, matawis yan. Pulang-pulang yan. Sigurado ka, ibalik mo, pagayaw mo. Balik ko yung pinagini mo. Hindi, kaya kontento yung ano, birero. Pinakyaw! Pinagpunong-puno yung jeep ngayon, punong-puno. Umalis na ngayon. Pagkaalis niya, isa-isang nalaglag. Paglaglag, nabiyak, nakita niya putla. Galit na galit, bumalik. Hay! Sabi mo ito mo! Pakwan mo! Matamis! At pulang-pula!
tingnan mo nga, putlang-putlang. Sabi ng Muslim, ano ba nangyari? Sabi niya, buk niya lang may nalaglag na kaya sakit ako, putlang-putlang. Sabi ng Muslim, ikaw nga malaglag, hindi ka gumumulat na. Ikaw nga malaglag, di ba niya mamumutla? Tatanan na yung, may Buddhist ba dito? Buddhist? May Buddhist? So, tumanan itong Buddhist, sabi niya, Buddha! 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 Lagapak! Pakan! Tawa ng tawa, tumutik na ng tawa. Sumunod yung Muslim, tumanan siya, sabi niya, ala! Kwento lang to, ha? Anong personalan to, ha? Kwento lang, ha? Umukay ka, ha? Ay, tayo lang. Ala! Kwento lang talaga to, ha? Walang abangan sa labas, ha? Ipada, ha? Ala! 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 Ops! Bumalik, buha! Sumunod yung Kristiano. Kamukha mo. Pagkabali niyo po. Kaya niya, niya. Nakatinaw din. Makatinaw. Hala! Kaya sa lati niya, Lord! 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 Nung malapit nang bumagsak, ala na lang, ala! Kanya yung marami sa atin, di ba? Engrapan! Engrapan! Nung nahirapan na, Jesse Premier na lang! Nilagin na lang! Dito tayo yayaman, bawal tayo, mayayamanin ko kayo. No, medyo nahirapan ka na. JC Premier na lang, in-entry na. Asana yung belief system mo? Nawala na. Sasama ka sa mga taong ganon, walang integridad. Yes. Pag sumakay ka nga ng jeep eh, hindi mo tinatanong yung driver kung magaling mag-drive, sumasakay ka lang eh. Pag sumasakay ka aeroplano, tinanong mo ang piloto, marunong magkampanipan na aeroplano. Hindi! Uupo ka, tutulog ka, anong mag-iisno ka? Ha? Ibig sabihin dito, maniwala lang kayo sa amin! Yes! Kami yung piloto! Relax ka lang! Yes! All you have to do is believe! Yes!